Sir Benji? Yes po, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon, Sir Benji. Ilan po kayo dyan? Ang dami nyo po ah. Oo, ma'am. Bali, 34 kami, ma'am, in total po. Bali, yung iba, ma'am, di pa nakasama. Okay. Gawa ng, ano, ma'am, ibang branch kasi sila, ma'am, eh. Ah, so meron pa po sa ibang branch? Oo, ma'am. Bali, hindi lang kami yung may hinaing, ma'am. Bali, may mga ibang branch pa po yung gustong mag-open ng hinaing nila sa JNT po sa company. Mm-mm. Kami, ma'am, isang branch po kami nandito ngayon, ma'am. Ano pong nangyayari ngayon sa JNT company? Bakit po pinapa-force resign daw kayo? Opo, ma'am. Bali, yun, ma'am. Ang nangyari kasi kanina, ma'am, during meeting, gusto nilang mangyari, ma'am, parang nung nag-meeting kanina, ma'am, may pinapapirmahan sila na parang ibang kontrata, ma'am. Eh, ang tagal na namin, ma'am, alas lahat kami 3 years na, yung iba 2 years na. Tapos parang ililipat kami bigla, ma'am, sa ibang company, ma'am. Tapos nung tinanong, ma'am, na ano, kung may separation fee daw, ma'am, kailangan daw namin mag-resign muna sa pinaka-direct hire, ma'am, bago kami bayaran, ma'am. Sa parang agency nila kami lalagay, ma'am. Okay, medyo mali ata yung ganun, no? Ano yung nakasulat dun sa pinapapirma sa inyo? Resignation? Bali, ano, ma'am, ayaw nila ipakita yung, ano, ma'am, parang kontrata, ma'am, na ipinapakita, parang confidential. Tapos parang ayaw din nila mag-video kami, ma'am, para may proof lang kami. Tapos ayaw nila ipapakita, ma'am, eh, yung parang kontrata, ma'am. Okay. Parang gusto nilang mangyari kanina, ma'am, parang pirma na lang agad kami, ma'am, tapos mag-deliver na lang din ho daw kami. I suggest, no, huwag niyong gagawin yun, no? Lalo na kung hindi niyo naiintindihan yung pinapapirma sa inyo. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga terms na nandun. Ang sabi niyo kanina sa researcher, hindi niyo rin talaga maintindihan kung ano yung nasa pinapapirma sa inyo. Hindi malinaw kung ano yun. Bali, ang gusto na nilang mangyari, ma'am, pipirma na lang kami, ma'am, tapos mangyari, ma'am, magdi-deliver na lang kami, ma'am, parang nakaka-ano naman sa amin, ma'am, parang basta-basta na lang kami pipirma dun sa parang kontrata na inaano nila, ma'am. Okay, una sa lahat, no, nasa labor code naman ito at nasa mga batas natin sa labor, illegal po ang forced resignation. Bawal talagang pipilitin mong mag-resign ng isang empleyado. Hindi yun tama. Alam nyo kung bakit? Gusto nila siguro na pumirma kayo sa resignation kasi kapag may voluntary resignation kayo, ibig sabihin nga, maaring hindi nila kayo bigyan ng separation pay dahil voluntarily kayo nag-resign. Although, magmamabait yung kumpanya, as a measure of social justice, minsan nagbibigay pa rin yung kumpanya ng separation pay. Pero pag pinirmahan nyo kasi yung voluntary resignation, kung yun yung nakalagay doon sa papel, maaring gamitin yun laban sa inyo. At maaring sabihin na, pumayag naman sila na voluntary naman yung resignation nyo. So baka mamaya, hindi na kayo makapaghabol ng separation pay. Ngayon, ma'am, bali, galing kasi kaming Makati City Hall. Ngayon, ang gusto nilang mangyari, ma'am, yung lahat ng sumama, ma'am, syempre, parang nagtipon-tipon kami, ma'am, kasi parang mali talaga yung ginawa nila, ma'am, eh. Mm. So, ang nangyari, ma'am, lahat ng, ano, ma'am, yung pagka-meeting na yun, ma'am, dumirekta agad kami, ma'am, sa Makati City Hall. Ang nangyari, ma'am, parang lahat daw ng sumama, ma'am, tatanggalin na po, ma'am, parang last day na namin, ma'am, parang ipapaskill daw kami, ma'am, sa warehouse, ma'am, di na kami papapatukin. Okay, pag ganun naman ang ginawa nila, illegal dismissal ang tawag doon. Hindi naman porket ginawa nyo yun, po pwede na kayong tanggalin. Kasi ang pagtatanggal or ang termination of employment, kailangan may just cause na tinatawag. So meron pong mga naka-enumerate sa labor code na just cause. Yun ay kung meron talaga kayong mga ginawa na labag doon sa nakalagay sa ating labor code. Pero sir, yung pagpunta nyo po sa City Hall, ano pong ginawa nyo doon? Bali, ano, ma'am, parang in-advise lang kami, ma'am, kung anong yung mga dapat gawin namin, ma'am. Kasi ganito ha, sir, para na din alam ninyo at pwede naman din tayong mag-usap ng mas mahaba para maprotektahan yung mga karapatan ninyong mga manggagawa kasi talagang dito sa aming programa, gusto naming nakakatulong sa mga manggagawang katulad ninyo. Huwag na muna kayong pumirma ng kahit na anong pinapapirmahan nila. At kung gagawin nga nila yon na lahat kayo dyan ay tatanggalin nila ng ganun-ganun na lang, may violation po sila doon at pwede natin ilapit sa dole yan. Sir Benji, may sinabi ka sa researcher kanina na magpapalit ng management ang JNT, ganun ba? May nakabili na sa JNT, ganun ba yon? Magpapalit? Yun, ma'am, as per, ano, ma'am, mga
sabi-sabi nila ma'am during meeting, sinasabi kasi nila ma'am na ipa-franchise nila yung JNT. Doon siguro sila umanap ng way para ilipat kami ng biglaan sa ibang agency ma'am or company. Parang ang rumor ano kasi ma'am, sabi nila parang para ipa-franchise yung JNT Express ma'am. Pag tungkol naman sa pagpapalit, kanina sinasabi ko yung tungkol sa termination of employment, merong tinatawag din na authorized cause under the labor code. Yung authorized cause, kapag isa sa mga yon ang dahilan, kailangan magbayad ng separation pay yung kumpanya unless magde-declare sila ng financial losses, pero yun ay kailangan nilang patunayan. Ano ba yung mga authorized cause na tinatawag? Pwedeng retrenchment, closure or cessation of business, mga ganon. Nandito ang representative ng JNT, si Ariel Pacaldo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Nag-deliver po kasi ako, ma'am. Kaya medyo ano po. Opo. Pasensya na po sa abala. Sir, ha? Gusto lang po namin makuha ang inyong panig, Sir Ariel. Na ano po? Ito pong nangyayari sa mga empleyado, may 34 riders po dito na sinasabi nga tatanggalin na daw sila o pinag-force resign sila ng JNT. Ano na po bang nangyayari? Bakit po ganun ang naging announcement ng JNT? Ma'am, sa pagkakaano ko po, wala po naman pong pinag-force resign po, ma'am. Wala naman pong tinatanggal po naman dito, ma'am. Pero nandito po ngayon yung 34 riders. Meron daw pong pinapapirma sa kanilang kasulatan. Wala po kayong alam dun sa sinasabi po ng mga rider? Yung pong mga sigurong sinasabi po nila, dahil din po sa mga open namin dito sa trabaho, siguro po dun yung pinakareklamo nila, ma'am. Kasi meron po silang nagawa na hindi sakop dun sa SOP namin, ma'am. Hindi papasa saan? SOP po, SOP. Kagaya ng ano? Kasi madami to, sir, eh. Ano yun, sabay-sabay silang may ginawang... Regarding po si ganyan sa ganyan po, ma'am, kasi hindi ko rin po masagot yung tungkol dyan sa mga ganyan, ma'am. Mukhang hindi dahil talaga po, ma'am, maaaring sagutin ni Ariel Pacaldo ito, no? Nag-dispatch lang ng takbo nila, ako rin po yung nagbibigay kung saan sila tatakbo, ma'am. Ganun lang po kasi yung ginagawa natin sa minomonitor ko po yung mga takbo nila po. So wala po kayong alam dun sa nangyayari? Wala po, wala po. Wala, okay, sige. Monitoring lang po ng mga, ano po, yung mga takbo nila kung ano po yung problema. Okay, sige po, Sir Ariel Pacaldo, dahil hindi nyo din naman masasagot yung mga tanong ko. Pero maraming salamat po sa oras ninyo, sir. Okay, Sir Benji. Po. Kilala nyo po si Sir Ariel Pacaldo? Yes, ma'am. Ano siya namin, ma'am? Branch supervisor po. Bakit sabi niya wala siyang alam dun sa nangyayari sa inyo? Actually, ano, ma'am, siya dapat una makaalam, ma'am, kasi siya yung supervisor namin, ma'am. Yun nga, di ba? Bakit sa tingin mo, sinasabi niya, hindi niya alam? Guhugas kamay. Siguro dyan, ma'am, imposible, ma'am, na hindi po niya alam yung mga ganyang scenario, ma'am, kasi siya po yung dapat nagkakascade niyan, ma'am. Sino bang nagbigay sa inyo ng papel? Yung sabi mo na may pinapapirmahan sa inyo, sinong nagbigay nun? Bali, ma'am, yung nag-issue ng ano, ma'am, ng parang papers kanina, ma'am, na parang itatransfer sa ibang company or agency, ma'am. Parang ano sa ma'am yung position niya, regional manager po ng NCR, ma'am. Okay, regional? Regional manager po. Okay, sige, huwag kayong mag-alala, no, Sir Benji. May linya naman tayo sa owner ng JNT, no? Susubukan kong makipag-usap sa kanya. Para malinaw natin to, I think baka meron lang miscommunication or hindi ko alam. Sana hindi totoo yung mga ganyang ginawa. Hindi rin natin masasabi dahil nga wala tayong makakausap pa na meron talagang mataas na posisyon sa JNT para masabi kung ano talaga ang nangyayari. Ma'am, may... actually, ma'am, meron ding case dito, ma'am. May 10% dito, ma'am, na nauna na silang i-suspend ng illegal suspension, ma'am. Parang binabaan ka agad sila. Sige, ganito, para malinaw sa inyo. Sabi ko kanina, huwag kayong pipirma ng kung ano mang pinapapirmahan sa inyo kung hindi malinaw sa inyo kung para saan yun. Number one, mag-usap tayo tungkol dyan off-air. Kasi maraming baka yung mga karapatan ninyo eh, ma-wave ninyo nang wala sa oras. Number two, hindi pwedeng tanggalin kayo basta-basta, no? May tinatawag naman na opportunity to be heard, kailangan eh may notice, ano, at 1 month notice sana bago kayo tanggalin. Actually, dapat mag-hearing muna. Bigyan kayo ng ample opportunity to be heard kung ano man yung rason kung ba't nila kayo tatanggalin. And another, kung magpapalit sila ng management, let's just say totoo na magre-retrench sila or magpapalit ng management, kailangan ay 30 days ahead of that, magbibigay sila ng notice sa DOLE. So may proseso yan, Sir Benji, okay? Hindi pwedeng ganun lang na magde-decide ang management na magtatanggal ng empleyado ng ganun-ganun lang. Okay po, sir? Yes po, ma'am. Maka-
nakakausap na natin ngayon si Attorney Jude Trivilla, OIC Assistant Regional Director ng DOLE NCR. Attorney Jude? Hello po. Good afternoon po. Good afternoon, Attorney Jude. Nasa kabilang linya po kayo kanina no, naririnig niyo po kami ng mga empleyado? Opo. Nakikita ko po na ang issue dito ay security of tenure po no, ng empleyado natin. Tapos mabigat din yung allegation nila na pinapapirma sila ng resignation or magkakaroon ng forced resignation. Hindi po natin ito tinitingnan ng maganda ang mga ganyang klaseng pagtatrato ng ating mga empleyado. Mm-hmm. Lalo na sinabi niya kanina na hindi nila naintindihan kung ano yung pipirmahan nila. Opo. Pwede po natin silang imbitahan sa ating field office po para ma-assist sila ng ating mga hearing officers para mailatag sa kanila kung ano po talaga yung mga nakalagay sa kontrata at mabigyan sila ng tamang advice din para pag pinirmahan nila yan, they are on equal footing. Mm-hmm. At naiintindihan talaga nila kung ano yung magiging resulta doon sa pinipirmahan po nila. Yes. Tama din po, Attorney Jude, no, na if ever man authorized cause yung dahilan kung bakit may mga empleyadong matatanggal. For example, retrenchment dahil closure of business or magpapalit ng management. Dapat po, di ba, binibigyan ng notice 30 days ahead ang DOLE at ang mga empleyado. Tama po? Yes po, ma'am. Kailangan po nilang mag-report dito sa DOLE na mag-retrench po sila. Oo, kasi may mga documents na kailangan nilang i-submit po sa opisina natin. Opo, kasi hindi naman po pwedeng kahit po gamitin nila na dahilan ang financial losses ay dapat po pinapatunayan yun. Tama po ba, sir? Opo, attorney? Opo, Attorney Ferrer. May sinasubmit po sila niyan na mga documents. Opo. Maraming salamat, Attorney Jude. Kasi mga 70 riders po ito pag nagkataon at malaking utang na loob namin kapag natulungan niyo po itong mga to kasi kawawa naman po, wala po silang malapitan. May sampu na daw pong sinuspend eh. Pati po yung mga nasuspend, kung gusto po nilang i-challenge yung suspension, pwede rin po nating ipatawag yan at mabigyan ng labor justice ang kanilang mga hinaing. Ayun po. At saka isa pa pong issue, no, attorney, para din malaman ng mga nakikinig sa atin ng mga iba pang manggagawa, yung tungkol sa separation pay. Kaya nga po sinasabi ko kanina sa mga manggagawa natin na huwag basa-basang pipirma kasi di ba pag voluntary resignation, maaaring di na sila makakuha ng separation pay nila. Opo, ma'am. Generally speaking po, pag nagpirma po kasi sila niyan, that is on its face, ano na, ebidensya na yan na voluntary silang nag-resign. Opo. Pagtingin yan sa kung anong tribunal o korte, ano lang siya, it was signed in a regular manner. So may presumption po ng regularity. Ayun. Delikado talaga. At saka kung ano pang waiver. Okay, maraming salamat po, Attorney Jude. Ayan po, Sir Benji. Yes po, ma'am. Narinig niyo po si Attorney Jude Thomas Trevilla, ang Assistant Regional Director ng DOLE NCR. Opo, ma'am. At pupunta daw po kayo sa kanya doon, sa himpilan nila, para matulungan niya po kayo, Sir Benji, at ang inyong mga kasama dyan. Sige, ma'am. Willing naman po kami, ma'am, umatin, ma'am. Ayun. Attorney Jude, maraming salamat po, Attorney Jude. Thank you din po. Maraming salamat, Attorney Jude. Mabuhay po kayo. Benji? Yes, ma'am. Huwag niyong ibababa yung linya niyo, ha? Mag-uusap pa din tayo off-air. At ilalapit natin yan. Diretso na tayo sa DOLE kasi maraming violations. Pero I hope ang JNT management ay makipagtulungan din po para maayos natin itong kalagayan po ng inyong mga empleyado. Okay? Sige po. Thank you. Yun, ma'am. Mensahin lang namin, ma'am. Yung siguro iayos nila yung ano, ma'am, palataan nila, ma'am, yung sistema nila. Kasi ang dami po talaga nilang tutusin, ma'am. Ang dami pa naming sasabihin na mga foul na ginawa sa amin, ma'am. Gaya nung ano, ma'am, yung mga regular, ma'am, na since day one sa company nila, ma'am, yung mga pioneer, basta-basta lang nila i-ano, ma'am, sinuspend ng wala namang, ano, ma'am, makatarungan na dahilan po. Wala ding, hindi din sa dokumentary na, ano, ma'am, sinuspend. Basta sinabi lang ngayon, ma'am, for example, ngayon, ma'am, gumawa sila ng memo, bukas, ma'am, effective na bukas, ma'am. Siyempre, nabigla kami sa site namin, ma'am, na may nalagasan kami ng 10, ma'am, na illegal suspension. Tapos, nung pumunta kami dun sa pinaka, ano nila, ma'am, office, ang nangyari, ma'am, sa third pa daw, parang kinakapkapan na kami, ma'am, bawal magdala ng cellphone kasi parang natatakot sila, ma'am, na i-video namin. Mm. Yung iba kasi, ma'am, parang
Siguro ma'am, yung iba na hindi naintindihan kaagad yung ano ma'am, memo na suspension, parang pinirmahan nila ma'am. Eh sa amin ma'am, binasa ho namin muna sa aming branch ma'am na bago namin pirmahan. Kaya lang sinabi ko namin ma'am na hindi namin pipirmahan yan ma'am kasi parang biglaan po and then okay. Hindi naman natin alam kung ano yung kasalanan ganito, muna. Ganito, Sir Benji, no? Actually, nagtataka nga ako kasi kanina nung pinag-usapan namin to ng mga staff, hinihingi ko yung mismong pinapapirma sa inyo kasi dapat sana mas magandang mabasa. Tapos sabi daw sa inyo, eh wag ipapakita dahil confidential, tama ba? Oo ma'am, ayaw nga nilang maglabas kami ng ano ma'am eh, parang natatakot sila ma'am pag naglalabas kami ng cellphone kasi natatakot ata silang wala picture namang, ma'am. Or... Actually yung ganun sir, dapat po talaga ay mabasa namin yun o ako bilang abogado para hindi naman din na madedehado kayong mga manggagawa. Wala naman sigurong mabibreak doon. Kasi kung ganun yung gusto nila na ang ayaw nilang ipabasa nyo sa ibang nakakaintindi, baka nga may nakatago talaga dun sa kung ano man yung gusto nilang ipapirma sa inyo, sir. Kagaya nga nang sabi kanina ng Dole, dapat inire-report sa kanila kung ganyan na malawakang retrenchment or pagtatanggal ang gagawin. So marami talagang violation. Sir, mag-usap tayo off-air ha, para maayos natin lahat to. Kasi syempre, kung 70 riders o mas marami pa, dahil sabi mo meron pa sa ibang branches, ang daming pamilya din na maapektuhan. Opo ma'am, actually nung pumunta din kaming labor ma'am sa may Dangwa, bilang din kami yung JNT Makati ang nagano ma'am eh, may mga SM Nova pa, Novaliches, JNT Novaliches, tas Fairview. Madami ma'am eh, na parang nagkaabot-abot kami sa labor ma'am. Ganun okay, sige, huwag kayong mag-alala din, ngayon, babantayan natin yan para wala na talagang maaapi sa inyo. Kasi may malinaw naman na nasa batas kung ano yung mga karapatan ng mga manggagawa. At sana po yung mga benefits nyo din ha. I hope meron talagang SSS, PhilHealth, pag-ibig. Pag-usapan natin off-air yun, sir. Okay sige, po? Ma'am. Okay po. Okay, sige. Maraming salamat ha, Sir Benji. Huwag nyo pong ibababa yung telepono nyo ha. Sige, ayusin ma'am po natin the soon as possible. Tal. Gusto ko lang sabihin, may idol kasi ako. Oh. Attorney Sam. May idol tayo. Yung idol ko na yun, ang sarap ipakausap dito kay Mr. Ariel. Oo nga. Kasi yung idol ko na yun, talagang nagagalit siya sa mga ilang supervisor na hindi nagiging boses ng mga tao nila. No? Mm-hmm. Kaya ka nga ginawang bisor. Mm-hmm. Kasi ikaw yung magsisilbing boses doon sa amo nila kapag may mga kasablayan. No? Ikaw ang mag-aayos. Yun yung gustong ipahiwatig ng idol ko na yun. Kaya nga kanina, hindi ko na rin talaga kinausap ng matagal-tagal. Sayang lang din yung airtime natin. Sayang yung oras. Kasi sa umpisa pa lang, parang ayaw naman na niyang tulungan itong mga kawawa niyang mga katrabaho. Pero doon na lang tayo, sa dole na diretso, no? Para hindi tayo nag-aksaya ng oras. Nasa konsensya na lang yan ni Sir Ariel Pacaldo pag nagkataon. May mga ganun talaga, no? Katulad nung isang kaso natin na OFW. Kayo eh. Alam niyo dapat yun pag may mga problema yung mga tao niyo. Kayo yung magiging boses ng mga tao na para kung ano yung kasablayan sa management mo, dun sa area mo, sa department mo, i-raise mo sa pinakataas-taasan para magiging maganda yung flow. Hindi yung pwedeng hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa mga tao mo. Tama.